Hello guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. So nandito tayo ngayon syempre sa MM Cruise Bicycle Trading, dito yan sa Lulumboy, Bukayo, Bulacan. 100 meters lang to from Joner's, yung supermarket na matatagpuan sa crossing ng Lulumboy. Ayan. So nandito tayo guys para sa gusto ko ipakita sa inyo yung group set nila dito na pangmalakasan yan guys. So ayan, napakaganda nito guys. So sa mga gustong mag-upgrade, I recommend Shimano SLX. Ayan, so napakaganda nito guys, promise. Unahin natin syempre dito sa kanyang crankset. Ayan, so kung makikita ninyo sa thumbnail, group set to ng Shimano SLX. So syempre yung crankset niya guys, meron tayo dito ng isang crank arm, then dito yung kanyang may kasamang chainring. So 170mm guys, eto made of alloy to guys, Shimano FC M7100. Ayan, so yun yung pinaka model niya na Shimano SLX. Tapos itong chainring niya guys, kung hindi ako nagkakamali, 34 teeth ito. Ayan, kung makikita nyo guys, ayan o, 34 teeth yung kanyang chainring na made of alloy. So ang ganda ng design niya guys, oh. So para siyang mukha siyang shuriken. Ayan. So kanina guys, sinahanap ko kung saan siya tinotornilyo. Dito pala sa likod. Ang dami niyang tornilyo guys, ang liliit. Ayan, kung makikita nyo guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ito yung pinaka chainring niya. May iwan tong parang pinaka star na to. Meron ako nakita dito guys, parang pinipihit. Siguro gagamitan to ng special tools para makuha mo tong pinagtuturnilyohan ng chainring niya dito. Ayan. So hindi ko alam, siguro may special tools dito. Ayan, paki-comment na lang guys kung tama ba yung iniisip ko na natatanggal to. Ayan, no. So ang ganda nito guys. So naka-hollow tech nga pala tayo guys. So yun, oh. San ba? Ayan, may lagusan dyan. Ayan, hindi ko alam kung saan papunta. Ayan, syempre. At meron dito yung plastic na pang-lock, yung pang push niya para dito. So pakita ko na lang guys, ayan o. So ayan. So ito may kasama siyang plastic. So yung iba nag-upgrade papunta sa aluminum. Ayan, lalagay ko lang muna. So ayan yung tsura niya guys pag nakakabit na. Ayan. Syempre, kung may crankset, meron niyang bottom bracket. Ayan. So balik ko lang to guys. Ayan, medyo may grasa-grasa pa. Siyempre para hindi kalawangan, 'di ba? Ayan. So balik ko lang tong ating crankset para tayo nang mumukbang, ano? Ayan oh, para tayo nang mumukbang. Siyempre tayo meron tayong bottom bracket. Ayan. Nakaka-sealed pa to, so guys, ayan. So hindi ko pwedeng buksan. Ayan. Papakita ko na lang sa inyo yung picture dito ng ating bottom bracket na Shimano SLX na BBMT 800. Ayan. So syempre meron siyang mga spacer na kasama. So dalawa yung tatlo yung nakikita kong spacer guys. Ayan, yun lang, tatlong spacer. Tapos apakagaan guys, halos parang wala akong buhat, promise, oh, parang wala akong binubuhat. Pakiramdam ko, meron. Dahil sa gaang, inisip ko guys, parang walang bearing. Pero meron, sinilip ko. Ayun o. Apakagaang na to guys, oh. Promise. Sayang, wala tayong dalang timbangan. Yan. Sira kasi eh, biglang ganun. Ano. Yan. So, dyan tayo. At syempre, ang kapartner niyan ay yung kadena. So, ito yung kadena guys. Shimano. Anong model to? Ayan. Shimano M7100. Ayan, kagaya din nung ating ay mag-focus. Ayan, M7100, kagaya din nung model ng ating crankset. Ayan. So labas natin, tingnan natin kung ano'y tsura. Ayan, ayaw. Saan pa binubuksan to? Ayan. Ngayon lang tayo nakahawak na ganitong group set guys eh, kaya medyo nangangatog pa tayo. Ayan, pang malakasan kasi ito eh. Yun.
So kagaya din no yung hubs, palagay ko naka sealed plastic din to. So may manual siya. Ayan. Manual. By the way kay 126 link. E nga pala tong chain na to. Siyempre may kasama yung tawag dito, missing link. Ba tawag dito? Missing link. Ayan, missing link, missing link. So ito yun, naka-sealed nga guys. So sealedong sealedo siya oh. Ayan. Meron dito yung kung paano kinakabit yung missing link. Tama ba ako? Ayan. Tapos, tingnan natin kung may nakatatak. Ayan, may tatak siya guys. Kung nakikita nyo. Nakakita nyo ba? Ayan. May tatak siya na Shimano CNM7100. So, pare-parehas siyang model. Siguro yung M7100 na yun, yun yung model na SLX. Ayan, pakicomment na lang guys. Kasi hindi pa tayo masyadong familiar sa mga ganyang model-model saka number-number. Ayan. So, tapos na tayo sa crank set. Crank arm, chain ring, bottom bracket. Ayan, saka kadena. Ayan. Sunod natin guys, syempre, itong cogs. So, ganun din guys, naka-plastic. Pakita ko na lang sa inyo yung picture na itsura nito. Ayan. So, kung hindi ako nagkakamali guys, 11 tip to, bilangin natin ha, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uy, 10 speed. Ah, 10 speed. 10 tit yung pinakamaliit guys. Ang bilis nito. 10 tit yung pinakamaliit. Then ang pinakamalaki na, palagay ko 50 tit to guys. 51. Yan. Napakagaang pedalin nito guys. I-partner mo pa doon sa crankset na 34. So 51. So lamang siya compared doon sa ibang cogs na nakikita ko na 1150 lang. Ito 1051. Ayan, na nakakaset din siya guys. O, diba? Ang ganda nito guys. Ayan. So, magaang lang siya. Ang gaang nito kumpara dun sa nahawakan ko na cogs, guys. Ayan o, ang gaang. Promise. Halos kalahati yung timbang niya dun sa mga nahawakan ko na na cogs. Ayan. At, syempre, dun tayo sa kanyang hubs. Ito. Ayan, buksan natin yung hubs. By the way guys, rear hub lang yung kasama ng ating group set. Wala daw talagang kasama to na front hub. So pag bukas, ang makukuha ko, skewer. Ayan, kung hindi ako nagkakamali guys. Ayan ito yung skewer niya guys. Oh. Ayan. So kakaiba yung itsura niya. Kumpara doon sa ibang skewer na nakikita ko. Ayan. Pag tumitingin ako sa camera guys, akala ko talaga nagmumukbang ako. Ano? At manual. Ayan. So napakalaga guys ng manual, lalo na sa kagaya ko na nagsisimula pa lang sa ganitong larangan ayan, sa pagbabike. Kasi marami kang matututunan dyan. So wala na, yun lang. Yun lang ang laman ng kahon. Ang laman ng kahon ipinagpalit sa bigla. Ayan to, pakinggan nyo guys. So wala pang cogs yan, ganyan na yung tunog. So kung ako nakakamali guys, XD, 32 holes, quick engagement, micro spline, center lock. Center lock, ito yata yun guys, center lock. Micro spline, ito siguro yun. Ito, micro spline. Kasi hindi siya kagaya ng ibang cogs na nakikita ko na hanggang dito. Tapos center lock, yung pinaglalagyan ng kanyang rotor. Ayan. Quick engagement o quick release. Palagi ko hindi natatanggal to kung gusto mong gawing true axle. Pero subukan natin. Hindi nga. Tigas eh. Ayan. 32 holes. Ayan. So, pwede siya sa mountain bike na XC o yung cross country at sa TR. Ano yung TR? Ayan. Trail. Ayan. So, pwede siya sa trail. So, may makikita ka dahil dito ng Shimano. Ayan. Then, made of Malaysia. So, model nga pala ng hubs natin, guys, ay FT. FHMT401. Ayan, guys, ang ganda nito. Oh, promise. Oh, sarap mangarap nito, guys. Promise, oh. Hanggang pangarap na lang muna tayo ngayon. Ayan. Pero malay mo, balang araw, diba? Biglang ganun, ano? So, ayan yung hubs natin. Ulitin ko, guys, ha. Wala pa lang itong kasama na front hub. So, yung back hub lang. Ayan.
Then sunod natin guys, yung awag na muna to, yung kapartner muna nung hubs. Eto, microspline. Ano pala tawag dito? Nakalimutan ko na. Biglang ganun ano. Center lock. Center lock yung kanyang rotor. So may kasama siyang rotor dito. Tapos may kasama nung ano, itong pamihit na to. Ayan, pamihit. Kung ako lang kakamali guys, 160mm to, made from Japan. Ayan o, oh, ganda na ito. Ang model natin, SMRT70S. Ayan. Tapos ICE technology. Kung hindi ako nagkakamali guys, yung ICE technology, etong ano, yung dito, yung naka, parang floating rotor, ayan o. Oh, yung parang floating rotor na yan. So yun daw yung ICE technology. Ayan. Pakitama na lang ako guys kung mali. So dalawa yung kasama niya sa group set. Isang front, saka isang rear. Yung hubs lang ang rear na kasama dito sa ating group set ngayon ay pinapakita ko sa inyo. Pero yung rotor, ayan, dalawa. Ayan. So made in Japan. Ayan. Ibang klase pag talaga made in Japan. Ayan, no? Ayan, no. Sunod natin, yung shifter. Ito guys, promise. Nagmukha akong newbie talaga kanina. Yung shifter niya guys, ang model niya, 700 din. Kagaya ng ating crank set. So mapapansin mo guys, lagay ko na lang sa picture, mapapansin mo, wala siyang clamp. Ayan o, hinahanap ko kanina pa guys, wala siyang clamp. O, wala talaga. Pero may nakikita akong tornilyo. Ayan, may nakikita akong tornilyo. Yun pala, tinuturnilyo siya sa brake set. May kasama siya dito, ano ito oh. May kasama siyang nut. Andito, may kasama siyang nut. So, dito siya tinuturnilyo. Papakita ko sa inyo, guys. Ito. Dito siya tinuturnilyo. Sa brake set. Dito. Yan. Pinapasok dito yung knob. Tapos, dito ilalagay yung shifter. Ayan. So, subukan ko kung makakahanap ako ng picture niya. Guys. So, hindi kasi pwedeng buksan tong plastic na to, guys. Eh. Nag-iisa na lang kasi tong brake set na to. So, syempre, bilang buyer, kagaya ko, ayoko naman bumili nung nakabukas na, lalo na sa mga sealed item. Ayan. So, hindi ko siya mabubuksan. Ayan. So, sana maintindihan natin yun, guys. And then, yung lever niya, ito, promise, ang ganda talaga. Two finger. Oh, kasya oh. Two finger siya. Pwede rin siyang one. Depende na rin sa'yo. Pero kung ako gagamit nito, iseset up ko siguro to ng one finger. Ayan. Ang model nito ay M7100 din. So, agaya din ng iba. Yung crankset. Ayan. Yung ano ko, yung MT200 ko guys, ginawa akong two finger. Inusod ko. Papasok. So, ito, kung akin to ha. Ayan. Kung akin to, yung two finger na yan, gagawin kong one finger na lang. Ipapasok o papasok para maging one finger. At dito meron siyang adjust, ano. Ayan, yung layo. Tingnan nyo yung lever, guys, gagalaw. Yung layo nung lever mo sa handlebar. O, diba? Ang ganda, guys, oh. Ayan. So, hindi na mapapagod yung daliri mo para abutin yung lever. Kita mo, layo. Ang layo, guys, oh. Ang layo. O, lapit na lapit. O, 'di ba? Ang lapit na niya oh. Oh. Pero hindi na bababago. Ayun, ganda nito oh. Na-adjust yung layo oh. Promise. Oh, ganda, ganda, ganda. Woo! Sarap managinip, guys. Oh, 'di ba? Oh. Ganda. Tingnan natin kung isasagad ko sa pinaka babang baba kung may preno pa rin. Oh, meron pa rin. So, ibig sabihin, ito adjuster lang ng lever. Pero hindi mo ma-adjust yung preno mo. Ayan o. Oh. Pero yung MT200 ko, pag in-adjust ko to, na-adjust din yung disc pad. Ito wala, walang nagbabago. So, na-adjust talaga to. Panalo, ganda nito, promise guys. Tapos, dito tayo sa caliper. Ang caliper nito guys, ang tawag daw nila dito, cooling fin. Ito guys o. Oh. Ayan, kita nyo ba? Cooling fin, meron siya dito, dalawa. Ayan o. Oh. Parang motor lang ano, meron siyang ano, air cool dito oh.
May cooling fin siya dyan. So, pwede siyang post mount. Pwede siyang IS mount. So, ito yung brake, ano niya, bleeding. Dito siya binibleed. Ayan, nakita ko to. So, ito unang-una kong tinitingnan pag nakakakita ako ng hydraulic brakes. Ayan, ayaw mag-focus eh. Ayan. So, lagay ako ng picture guys para mas ano. Ayaw talaga mag-focus oh. Model niya, M7100 din. Made from Japan. Ayan. So, nakalimutan ko guys yung missing link. Baka mawala. Ayan. Lagay ko na lang muna dito. Ayan. So, ito yung ating hydraulic brakes. Harap at likod na to guys. Harap at likod. Ayan. And then, nasabi ko na yung shifter guys. Ayan. Then dito tayo ngayon sa RD. Nakakaon yung RD. So pwede natin buksan to. Ayan. Kaon din yan. Pero hindi natin siya mabubuksan guys, kasi nakasealed yung plastic nya. Ayan. Pero pag bukas mo, may manual. Ayan, may manual. May code siya oh. May barcode. Siguro warranty to. International warranty. Parang ganun eh. Parang sa mga GoPro lang ano. Tumitingin tayo ng GoPro. Puro international warranty nakikita natin eh. Ayan. So, naka-sealed siya guys. So, hindi ko siya mabubuksan. Pakita ko na lang. Ayan o. Ganda nito guys. So, palagay ko ano to guys. Sealed bearing. Hindi ako nagkakamali. Yung sinisilip ko kasi o. Tapos, oversize yung pulley niya. Mukhang alloy. Mukhang alloy yung oversize na pulley niya. Ang ganda nito. Ayan. At yung body niya guys, alloy. Yung buong body niya, alloy na to. Tapos yung pinaka ano niya, yung katawan nung yung ano nung tension pulley, meron siyang butas-butas. So siguro para dumaang. Ang gagaang ng parts ng SLX guys. Napakagagaang nito. Ayun. Sulit na sulit ang ipang-upgrade mo dito. Ayun. So hanggang dito na lang guys ang ating video. Nagkakalaga nga pala to guys ng 34,000 pesos SRP. May discount pa to guys kung sakaling mag-purchase kayo nito or bumili. Syempre dito na sa MMC Bicycle Trading. Ayan. So sabihin nyo lang napanood nyo sa YouTube din. ganun lang. Ayan, no? So kung nagustuhan nyo guys, huwag kalimutan pindutin ng like at mag-comment na rin kayo guys. Paki-educate na lang ako sa mga bagay na sabi na nating mali or na hindi ko alam na naipakita ko sa inyo dito sa video ito. At wag na wag kakalimutan guys, pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So hanggang dyan na lang guys, maraming salamat sa panonood. Bye bye, Shimano SLX. Yan, ang ganda nito guys, promise. Bye bye.